Tayo sa Panuluyan, sa barangay Masalukot. Masalukot. Nasaan yung anak? Farm pala aring Panuluyan. Ari, eh ano masasabi mo ngayon? Kala nakapunta din eh. Mama. Ano mamang masasabi mo sa mga estudyante mong nanonood ngayon? Walang nanonood ngayon. Patanong. Hello guys, pagpasok nyo pa lang, andyan yung receiving area and i-confirm nila if you have booking sa kanilang Facebook page. So make sure may booking kayo doon and meron din dyang orientation area kung saan nakaupo si Mama and meron ding kantina. So they are promoting their local products coming from the farm itself. So meron silang binibentang mga eco bags, mga tableya, and even mga vinegar and cocoa nectar. And meron din dyang kantina wherein pwede kang bumili ng mga simpleng tusok-tusok or street food kagaya ng tokneneng, mga kakanin, and marami pang iba kagaya ng butche. Ay, ito may talaga, po order ko dito ng mga ganyan ay. Okay. Magkano yung tokneneng po? Ang murala ah. Meron din sila dito po order ng mga pagkain. Ano tawag dito? Butche? Butche. May butche pala mama. Mabili kita mamaya. Masaganang araw po. Welcome po sa Island Harvest Farm. Ako po si Reynante Arihino. Isa po ako sa bumubuo ng team gabayanihan o grupo ng mga estudyante na nagbabayanihan para po makatulong sa aming pag-aaral at pamilya. Nais lang po namin ipaalala sa inyo na hindi po kami resort. Kami po ay farm na kung saan po ay natutulungan namin ang komunidad ng Masalukot sa tatlong paraan. Una po ay sa pagbibigay ng trabaho sa mga taga dito sa pamamagitan po ng pagtatanim ng mga kakaw at abaka na makikita po ninyo dito sa ating paligid. Pangalawa po ay paggawa ng sariling produkto na kung saan ay may nagawa na po kami tableya at chocolate bars at iba pa na makikita po ninyo dito sa ating pamilihan. Pangatlo po ay ang hosting kagaya po na ginagawa ko ngayon na balang araw ay taga dito naman po ang gagawa ng ganitong kaparaanan. Meron lang po kaming hiling sa inyo o tinatawag naming patakarang pang-parmilya. Una po ay wala pong plastikan. Iwasan po natin ang mga plastik na basura dahil kita nyo naman po, malayo po kami sa bayan at wala pong nangongolekta ng basura dito. Paano pag plastik na tao? Pangalawa po, tamang parada lamang po. Meron po kaming designated parking area dun sa baba. Pakiayos na lang po ang parada ng ating mga sasakyan para hindi naman po tayo makaabalas sa mga motorista. Pangatlo po ay ingat po tayo sa paglalakad dahil may mga area po na medyo madulas sa ating panuluyan. Picturean lang po, wala pong pitasan. Dito po sa farm namin, ang bida po talaga ay halaman at bulaklak na kung saan pwede po ninyo silang picturean at wag na lang po nating pitasin dahil inaalagaan po namin. Due to COVID-19 po, please maintain social distancing, always wear your face mask at kung papasok po tayo sa mga kubo, choose off lang po for sanitation purposes. Ang one-way process lang po tayo sa taas, entrance and exit po. Ang for picture taking naman po, 75 pesos per head po. At saan yung 75 pesos per head? Sa ano po yung picture taking po yun? Saan? Sa taas. Sa bawat location? Bawat location ay 75? Hindi, ang 75 na po yun sa pakalahatan. Ah, okay. Sana po yung kada isa din yung 75. No drone photography and videography po dahil nakukunan po ang area na hindi na po sakop ng ating panuluyan. At kung kayo po ay nagugutom, pwede po kayong bumili sa pamilihan ng babainihan po. Lamang po at so, in-explain nila sa amin kung nasan yung mga
kakao, yung mga kakao, ay, saging, yung mga lahat ng binibenta nila dyan. May mga saging, may mga kakao, yung mga niyog. So, kompleto sila lahat dyan. Kasi hindi ako masyadong familiar kung anong itsura ng kakao and ng other products. Okay, so ito daw ang kakao. Trees pala, hindi product. Sorry naman. So habang packet kami, nakakita kami ng mga spot. So marami mga spot actually na pwede kang mag picture taking. Ayan guys, yan yung bubungad sa'yo pagpasok mo doon. I mean, pag-akyat mo. Kasi medyo may mahabang konting paakyat para marating mo yung pinakatuktok. And makikita mo talaga yung nature. Makikita mo yung bundok. Makikita mo yung dagat. Na makikita mo yung buong island. Yung parang kung paano yung slope ng isang island. And yung mga dagat na hindi na masyadong hagip sa camera. Pero pag sa mata, kita mo siya sa mata. So, ayan siya. May paakyat pa. Iba yung entrance, iba yung exit. Kasi gusto ko sana dumaan sa exit. Kaso bawal pala. May mga ganun silang rules and I highly suggest to visit this place. Nakaka-relax siya and they offer rates kung gusto mo mag-overnight. Gusto mo dyan tumuloy talaga kung new ka lang sa province namin. Pwedeng dyan ka mag-stay and meron din silang mga kagaya nung ginawa namin, day tour lang. Yung mag-tour ka lang sa umaga, mag-enjoy ka lang sa view and kakain ka lang. Pwede rin po yun. So I highly suggest and may mga iba't ibang design sila ng kubo or nipa houses. So masaya lang. Saya and nakakatuwa. Ayun. So yan guys, yan yung view pagkapapasok ka ng kubo. So may mga upuan, may maliit na lamesa, and na ano yan, naiituti yung mga cover na yan para kapag kauulan or gabi na, hindi kayo mahamugan. Ay, I mean, ay pwedeng gapadalusos dyan naman. So ayun, yan yung view niya guys. I also tried roaming around para makita ko yung iba't ibang designs ng Nipa. Mga iba-ibang design. And ayun. Meron pang sa mataas actually. So, mas maganda din doon. So, it depends kung saan yung trip. Okay. So, maganda. Maganda siya. Promise. I can say na maganda talaga. Worth it yung pagpunta nyo doon. And gusto ko matry dyan next time yung overnight. Kasi feeling ko malamig dyan paggabi. Mataas na part nung Panuluyan. So, yan yung pinakamataas. Tapos, meron din tong kubo. So, mamimili ka kung medyo entry level lang. Tapos, merong mid level. Tapos, merong pinakatok talaga. Pero ako, mas gusto ko yung sa pinakaunang kubo kasi ang view mo is bundok agad. Dito kasi ang magiging view mo na is bundok and then kita mo yung ibang mga kubo. So, mas maganda yung walang distraction. Pero, definitely, mas mataas na ano to. Mas mataas siya compared dun sa kanina. And meron siyang ganyan sa baba. Parang balcony. So pwedeng doon ka tumambay.
guys, meron silang pantry. Or parang pantry nga yata tawag dyan. Hindi naman yung canteen. So, dyan dadalhin yung mga food nyo. Kasi bawal kumain sa mga native hat. So, I ordered the food for us kasi nga birthday. Meron silang food for us. So ayun guys, after namin kumain, we're off. Okay, off to our house na. So, pauwi na kami and we enjoyed the day. As in, saglit lang kami. Siguro mga 10 to 12 or mga 10 to 1 PM. Mga ganun lang yung range. So, umuwi na kami. So, walang tao nung time na yon. As in, nakakatuwa. Nung pag-alis namin, kami na lang yung tao. So, sobrang enjoy talaga yung moment na to kasi na-enjoy ko to. With my parents, tatlo lang kami. Feeling ko sa solong anak ako. And ayun, definitely I'll go back to this place kasi I really enjoyed this place. Una. And nakaka-relax siya, guys. Promise, if you just wanna have a meeting with your friends, wanna relax, ito yung best place na masasuggest ko. Na tahimik at makikita nyo yung beauty ng nature and yung creation ni God. So that's all for my vlog. Thank you so much for watching. And if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe. Click the notification bell so that you will be notified in all of our new videos. God bless everyone and see you when I see you.